Yeah.
Father, we welcome you, Lord Jesus Christ, and we welcome you, sweet Holy Spirit. Sa iyo po namin ibinibigay ang aming pagsamba, pagpupuri, pagdakila, at parangal. We are your church. We are your body. And you, Jesus, is our head, our Lord, and our Savior. Lord, bless our worship gathering tonight. Let the spirit of encouragement, love, and unity flow upon us all. Bless every part of the program. Lord, we truly seek you. We desire your presence, and that you will bless each one of us. Sa iyong kamay, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala ang gawain ito. And even right now, we claim victory. We claim your blessing to all of us. We give you the highest praise, glory, and honor. Everybody say, Amen. Praise God, praise God, praise God. For this year 2023. Sino po dito yung masaya? At tayo po ay nagsimula ng gawain nagsama-sama sa ating nga po ng Psalms 103. Sabi po dito, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda po yung pagpastan. Amen. Kaya nais ko pong sabihin mo sa kabila, nasa kaliwa ninyo at nasa kanan, I'm so very glad you are here tonight. Sabihin sa katabi natin, mapalad ka, kapatid. Ako ang katabi mo. Pero sabihin nila sa kabila, mas mapalad ako dahil ikaw ang katabi ko. Amen. Sige po, isa pa pong malakas at malakas sa ating voice na tonight. Praise the Lord. Praise God. Ngayon po gabi, maaari na po tayo umupo. Siguro po may nagtatanong po sa inyo, ano ba itong gathering na napuntahan natin? At sino ba itong mga taong ito na hindi ko naman kasama dito sa church? Alam po ninyo, ngayong gabi kanina sabi ko nga, this is our very first ever worship gathering for the year 2023. Mark from ako po si Brother Mark, no offense. Ako din po yung pamanggit ng testimony ng nakaraan. Brother Elmer, no offense po. Bali po, kami po ay talaga pong taga Malibay, taga Pasay po talaga po kami. At lumaki po talaga kami sa katotohanan po, lumaki po talaga kami sa kahirapan po. Taga-ano po kami, kaya sa Rodriguez po. Sumasari po ako sa BBS dati sa Pangkris Pasay. Doktor din po ako nila. Salamat po sa Panginoon dahil sa mga salita ng Panginoon. Every vacation po, nandun po ako sa kanilang sambahan. At ako po ay napifeed na po pala ako ng salita ng Panginoon ng kabataan ko. Hindi ko po alam yung purpose, pero ngayon po nalaman ko na po yung purpose po ng salita po ng Panginoon sa buhay ko. Lumaki po ako sa hirap at dyan po kami sa may Riverside. Yung tinatawag po, kabigilog po talaga yung tahanan po namin. Papatunay niyan yung pizza ko sila at MJ. Pinsan, sama-sama kami magpipinsan, sobrang heated lang po ng bahay. And for 20 years, nandun po kami, hindi po kami makaalis doon. Dito din po ako nag-aaral sa Pasay, sa may Pasay West. Kaya madalas din po ako sa Libertad, sa Pure Gold, dating Masagana. Dito po ako lagi nung kabataan ko. And dumating po sa point na
naka-focus lang din po ako sa sarili ko. Umalis po ako sa conference, hindi na po ako na church na all. Wala na po akong inaatan yung pet, ano, hindi na po ako na-repeat ng word of God. At ang nangyari po sa buhay ko is, na-focus po sa mga achievements ko, gusto kong maging ano, basketball player dahil, pero ulang po talaga ako sa height. Pasensya din ako. Pero gusto ko din po mag-architect, gusto, ang dami ko pong gustong maging pag-ilaki ko. At nung dumating na po sa point na magka-college po ako, enroll po ako sa PUP, UP Manila po. At dun po, nag-start po yung lahat. Dumating po sa point na akala ko bata lang ako na hindi ko iniisip yung kakainin, mangyayari sa pinabukasan, ganun lang po ako yun. Pero lang, diyan po yung kapatid ko, kapatulay. Ganun lang po kami. Kung ano po yung mangyayari sa buhay po namin, ganun lang po. Lalo sa kalsada, sa tulay, yan sa may overpass sa may Rodriguez, balik na naman sa dating routine. Ganun po yung mga nangyayari. And 2012, na-invite na din po kami sa JL Malibay ng mga pamilya ko po. At doon po nagsimula na po lahat. Napifit po ako ng Word of God. And dumating din po sa point na dumating po kami sa pinakamabigat na problema na kinaharap po namin sa pamilya. Nagkasakit po yung mga magulang ko na akala ko hindi na po sila gagaling. Yung tatay ko po, sobrang taas ng sugar niya, hindi na siya makalakad. Yung nanay ko po, sobrang namamaga yung paa. Ako po bilang anak na pangalawa sa magkakapatid, iniisip ko po yung future namin. Gusto ko pong makaalis din po kami sa hirap, sa squatters area. Iniisip ko po yung kinabukasan ko po. Dumating po kami sa pinakamabigat na problema na hindi ko na alam kung makapag-aral pa po ba ako, kung matutupad ko pa po yung pangarap. So gusto ko pong may maabot sa buhay dahil laging pong kwento ng tito ko tsaka ng tatay ko, galing po silang probinsya, galing Samar, pupunta dito, namasukan na lang po sila mga batang-bata po, 13 years old, 14 years old. At ayoko naman po maranasan po po yun. At hindi naman po pinaranasin ng mga magulang po namin. Kahit po sobrang hirap. Dumating po, 2013, pinakamabigat rin po nag-aaral ako. Ayoko na po mag-aaral. Ayoko na po lumabas ng bahay. Na-depress po ako. Praise God po, salamat rin po sa buhay po ni Pastor Evelyn dahil sila po yung pumunta sa bahay. Yung pinaka ano na po ng life ko. Hindi ko na po alam yung gagawin. Sinarap po nila ako. Sinarap po nila Tati Elmer. Doon po nabago po yung buhay ko. Salamat rin po sa mga kapatiran po namin sa Malibay na hindi po tumigil mag-life group. Hindi ko po alam dati yung life group eh, Bible study. Pero lagi po nilang pinupuntahan po kami sa bahay. Tumitigil po kami sa maglalaro. Sina Brother Reggie at si Sister Murphy. Sobrang laki po ng pasasalamat po sa kanila dahil hindi po sila sumuko. Kaya po sa mga life group leaders po dito, huwag po kayong sumuko. Kung minsan po nakapagod po tayo, pero hindi po natin alam kung ano po yung ginagawa ng salita ng Panginoon sa buhay po ng mga tao na nakakarinig po nito. Nagaya ko po, tumatayo po ako sa inyong harapan. Hindi ko po ma-imagine yung sarili ko. Lagi ko tinetestify sa mga kabataan. Kung makita niyo po ako nung college, iba talaga po itsura ko. Hindi niyo na po ako makilala. Lagi nila rin ni Pastor Lee sa mga kabataan. Kung paano po talaga ang ginagawa ng Panginoon. At dun ko po na patunayan na dun ko po na-receive yung salita po ng Panginoon na alam po niya pala ang plano po niya sa akin. Sabi nga po niya diba sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." At yun po yung pinanghawakan ko. Dati, iniisip ko yung future na gusto kong maging ganito, gusto kong maging engineer, architect. Pero ang katotohanan po pala ng buhay, hindi po sa mga material, sa ambisyon na ma-achieve po natin. Dumating na nga din po ako na achieve ko na yung pangarap ko. Pero ang katotohanan po pala ng buhay na kasapatan po ng buhay is yung nakilala ko po ang Panginoon. 2016 po, sasin din po si Pastor Ben dahil sobra akong in love sa salita ng Panginoon, sa kanyang ministry. Nag-uwian po kami ng kapatid ko, dalawa kami.
Halos 3/4 na ata ng buhay namin nasa biyahe na. Dahil sobrang mahal namin ng ministeryo ng Panginoon, ang Pasay, kaya kahit po nasa Cavite po kami, dito po kami naglilingkod. At alam ko, dito po kami tinawag ng Panginoon para i-reach out po yung mga kapitbahay po namin dyan na natitira po din sa lugar po namin sa Rodriguez, mga kaibigan po, mga kapitbahay po namin dati. Kaya po, sobrang pasasalamat po sa salita po ng Panginoon na tinanim niya sa puso ko, sa Conference, sa JIL, sa lahat po ng mga ginamit po ng Panginoon para kami po ay alagaan sa panalangin, kami po ay turuan. Ngayon po, ito po talaga may imagine sa sarili ko na marami sa inyo dati. Ang akala ko magagaya lang ako sa inyo, ako mga kaibigan na iba na yung mga buhay na lulungan sa misyo. Pero ito po ako ngayon, nagpapatutaw ko sa inyong harapan na ang Diyos na pinuntahan niyo po dito ngayong gabi, Diyos na buhay na bumago po sa buhay ko. Yung salita po ng Panginoon na ating pong narinig, ikapangyarihan po yun na bumago ng buhay ng bawat isa po sa atin. At kayang baguhin rin po ang lahat-lahat ng aspeto po ng ating buhay. Ito pa po. Dito. Kaya po, tayo po ay manatili lang po na naiinlove sa araw-araw na binigay ng Panginoon sa kanyang salita. Lagi kang mainlove sa salita ng Panginoon. At patuloy kang sa journey nito. Yun lang po siguro yung pwede kong maiwan na sekreto. Para po mga Kristiyano, katulad po natin, minsan nakapagod po. Pero ang pwede kong maiwan po na sekreto sa inyo, manatili kang nai-inlove araw-araw at mamahal sa salita ng Panginoon. Kailanman na hindi ka mapapagod. At yung reward mo, hindi yan nandito. Reward mo nasa eternity. God be all the glory. Amen. Praise God. Hindi po kayo po kailangan sa karakter mo. Palakpakan mo na Lord sa buhay ng ating kapatid, brother, engineer, alam mo bro, and Pastor Ana, nakakatuwa yung testimony ng aking kapatid to. And truly, bago pa tayo panganak, kilala na tayo ng ating Panginoon. Pinili niya na tayo, even on our mother's womb. Pastor Ana. Kaya nga, di ba sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you a hope and a future. Kaya naman nakita natin, ano yung sinasabi ni brother, from squatter, pero ngayon siya po ay certified licensed engineer for the glory of God. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Dr. Jeremiah, kaya siya po sinabi kanina na nag-stay sa heart ko, sabi niya, in love siya sa salita ng Diyos. So, pag di ba pag in love tayo, may nakatanim dapat na salita ng Diyos sa puso natin. Tama po ba? So, mamamahan po si Jello, si Brother Jello dyan, at tatanungin po kayo kung ano po ang mga life verse ninyo. May pipiliin lang po siyang ilan sa inyo. Sige nga, Kuya Jello, tingnan okay. Natin kung in love din sila. Sige sa Lord of God. Pisahan po natin na parang dito tumitingin sa akin. Siguro may representative from senior, may representative from senior. Sige po, sister. Ayan. Pangalan po, ano po ang chapter, ano po ang life verse mo? Good morning po, good morning po lahat. GIL mabuhay po. Ang life verse ko po, yung sa Psalms 91:15, ang sabi ng Panginoon, kung kayo tatawag sa akin, handa akong pakinggan kayo, at kung kayo'y nangangailangan, sasakuluhan po. Praise God po. Yun po ang verse na binigay ng Panginoon sa akin. Dahil nung sa aming live prayer meeting noon, sinabi ng aming education na si Nanay Edet, nagturo sa amin about prayer. And then, sinabi niya sa amin na kung kailangan niya talaga na ando na lahat, kumpletong prayer. Sa ulupin niyo yung Psalms 91:1-16. Kaya, binigyan ko talaga ng time sa ulo ng Diyos. Mula sa number 1-16. Kaya doon ko na nakita na talaga ang lahat talaga ng tulong, protection, pag-ibig ng Panginoon
ay magkakanta natin. Amen po. Amen. Malapakan po natin si Sister Rangel Laguay. Si Sister Jenny, siguro sa kabataan, baka meron siyang nakatago dahil in love siya sa Lord. The Word of God sa kanyang puso. Ayan. Siyempre, magpapuli ba ang ating mga kabataan? Ayan, Sister, ikaw. Amen. Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Isang senior citizen naman, Kuya Jello. Sige po na. Kaya pa rin po mag-memorize ng mga yan, ang Word of God. Matatalas pa rin po ang memorya. Ako po si Jose Lopez. JL Malibay, Balikabal po. Ang life verse ko, Jeremiah 29:11. Kasi yun po yung binigay ng verse sa akin ng Lord. Na pinapatunayan po ng Lord sa akin. Na kung ano po yung plano niya sa akin, na though hindi pa po niya tinutupad lahat ng pangako niya sa akin. Pero nararanasan ko po kung paano niya po ako. Paano niya po tinutupad yung mga binigay niya sa akin. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating mga kapatid na nag-share na kanilang Bible verses. Alam niyo po lahat tayo meron yan dahil yun po yung ating anchor no, sa ating pong paglakad, sa ating pong buhay Kristiyano. So sa oras po dito, Brother Jello. Okay, this night po, please allow one of our visitors for tonight to greet us in behalf of the Police Executive Master Sergeant of Pasay, Sir Leo Aguilar. Okay, at pinagpalang hapong kay ganda po sa bawat isa. We are so blessed this night. Po, talaga namang purihin po ang Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Ano? Na talaga namang napapanahon, ano po? Ang programa po ng Kasimbayanan. Ang kapulisan po, simbahan at pamayanan. Na kung saan po, yung iba pong kasama po natin sa BCFA ay alam na po itong programa ito. Na kailangan po namin ng maraming life coach. Katulad ng engineer kanina dito, i-minister natin yan dito sa kung anong gusto niyang barangay, mamili na po kayo ng gusto niyong barangay. No? So, pinasasalamatan ko rin po ang bawat isa sapagkat una po sa lahat ay biyaya ng ating Panginoon. Pangalawa po sa ating mga manggagawa na talaga namang sinasamahan kami sa pag-share ng Word of God. Dito po sa GIL NIA, wala na po akong problema doon. Lahat po ay may life coach na doon. So, unti-unti, napupunan na po ng mga life coach. Kaya kami po ay narito para po mag-recruit. Sabi nga eh, go! Go and make a disciple. So, kaya po, wag po kayong maya. Eh, first niyo po ako. Kasi ako po ang vocal person na Kasimbayanan sa Pasay. At kasama ko rin po itong mga nasa substation 2 na kung saan ito pong venue ng ating church, sila po yung nakakasakop taga substation 2. Si Sergeant Apilas at si Patrol Woman na Amazon. Kaya kung may target po kayo sa area na to sa nasasakupan nila, huwag ho kayong mahilang i-approach sila. Sapagkat ang inyong pong lingkod na si Sergeant Aguila ay hawak ko po ang 201 barangay. So hindi ko po kakayanin kung hindi ko po i-share ang responsibilities. Tama po ba? So pasensya na po kayo at ako po ay saling Aguila lang dito. Yan. So again, talagang ako po ay labis na natutuwa sapagkat gaya ng sinabi kanina nung nag-testimony dito, hindi ko rin po alam na haharap din po ako sa napakaraming tao. No? Na napakaswerte ko po, I'm so blessed dahil
hindi lang po kami nagsusuot ng uniforme na to, kaya nga po kami member ng PNP, Pulis ng Panginoon. Hindi po aksidente na tayo ay nagkita rito, at dun sa dalawa kong kasama, hindi rin aksidente na kayo umakit dito. Hindi lang siguro makahindi sa akin kasi senior ako sa kanila, no? Yan din po ang nagagawa ng aming authority. Na kapag kami bumaba sa barangay, parang mahihiyang sila na hindi umatid. Pero una sa lahat, biyaya ng Diyos, ano po, na kung dati po kayo lang ang pupunta sa barangay, na parang hindi kayo pinapansin ng barangay. Ngayon naman, ini-encourage ko na kayo na makipag-coordinate at mag-cortisicol tayo sa barangay. Kasi yan po ay may muwa na sa barangay. May resolution po yan. Kaya, again, pasensya na po kayo kung kuha ko yung maiksim oras. No? May, para po sa akin na maiksim po ito. Kasi pag ako po ay nag-talk, eh, kahit isang araw pwede. Yeah, so, again, sabi ko nga po sa mga kabataan dito, magpagamit po kayo sa ating Panginoon. At napakasarap talaga magpuri sa ating Diyos na buhay. With that po, again, purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at siya lang po ang mataas sa ating kaligtasan. With that po, maraming. Thank you, Sir, Police Executive Master Sergeant Leo Aguila, for that message. And for tonight po, allow them to give their special number, our host church for the night. Jesus is Lord Church, number 10.